Might is might talaga, lalo na kapag sports ang pag-uusapan. E paano kung sagana nga tayo sa tangkad pero kapos naman sa abilidad? Si AJ File, ang big man na lagi nakakarinig ng mga negative feedback na gaya nito at sa mismong team pa. Ang kwentong PBA niya ay parang wala rin pinagkaiba sa kwento ni Arnold Upstall at yung iba pang big man na hindi sa basketball natagpuan ang sarili. Tara mga quiz, kumustahin natin ang buhay ngayon ni AJ File. Pero bago tayong magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Gaya ni Greg at Sistan, si EJ ay may foreigner na lahi. Siya ay German-Filipino, kaya pala't sobrang tangkad. Ang nangyari kay EJ, medyo hindi siya nahasa kasi hindi rin moderno ang training ng mga big man noon. Basta tangalan niya, re-rebound ka lang, mag-aabang sa gitna. So parang yun lang din ang naka-mindset sa kanya. When it comes to scoring, nako, talagang medyo kailangan talaga ng himala. Dahil siya naman ay Phil German, lahat ng gwardiya sa PBA nakatinghas sa tangkad niyang 7-1, isa sa pinakamatangkad na local player sa PBA. Sinubukan niyang mas palawakin ang kanyang karanasan sa basketball nung sumabak siya sa collegiate basketball under UST pero nag-transfer naman sa Adamson. Naging maayos naman ang paglalaro niya, parang key player talaga. Marami ang nakakapansin sa height niya, especially nung 90s na wala pa masyadong local na matatangkad. Tinulungan niya ang Falcons na makaapak sa finals pero nag-concede sa FAU. 1995, dito na napapalaban si EJ na ang daming big man na kahit undersized pero matitibay at matataas tumalon. Kung sa rebounding department, ayos na ayos si EJ at some point, may nakita namang positive side si Big J sa kanya, kaya kinuha siya ng Gene Bors, second overall pick. Sa mga unang seasons, mukhang maayos naman pero may isang tao ang kumausap kay EJ at sinabihan siya ng mga discouraging words. Ang ibig kong sabihin ay mga negative feedbacks umano ng management sa kanya, gaya ng wala raw siyang future sa basketball, matangkad pero walang pakinabang, kaya si EJ agad-agad ay nakapagdesisyon na aalis na raw siya ng Ginebra. Nang tanungin siya ng Ginebra, ang sinabi niya na gusto niyang maging main center ng team, hindi yung nakabuntot lang siya kay Marlo Aquino. Ang ginawa niya, lumipad siya patung Hong Kong para na rin mag-ensayo. '97, siya ay bumalik at naglaro sa AMA Cyber Tigers na mismo taon binigay siya ng Ginebra sa Pure Foods. Sa team na ito, nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya kasi unti-unti siya nag-i-improve, mas tumibay, mas bumilis, at may malaking ambag sa team, especially sa depensa at sa poste. Ito rin marahil ang dahilan kaya napabilang siya sa Centennial Team noong 1998 hanggang 2002. Pero kalaunan, binalik siya ng Pure Food sa Ginebra. Kaso, kahit isang beses, hindi siya naglaro sa Ginebra. Marami tuloy nagsabi, nagalit ba talaga si EJ sa Ginebra? Ang gustong mangyari ng Ginebra ay i-trade siya patong Alaska. Yun po ang dahilan kaya hindi na siya nakalaro. Pagkatapos ng 2 taon sa Alaska, binigay naman siya sa Red Bull. Isang taon ang lumipas, binigay siya sa Wellcoat kasi nasa reserve list lang naman si EJ dati. 2007, inanunsyo niya publicly ang kanyang retirement. Noong 2017, may reports ang lumabas na siya raw ay maglalaro sa Mindanao Basketball League. Para lang alalahanin, siya ay may 3 titles at 2-time PBA All-Star. Hindi man masyadong maganda ang PBA career at marami ang dismayado sa kanya, hindi na mahalaga yon. Ang importante, kahit short stint lang, pero maganda naman ang naging buhay niya ngayon. E ano na nga pala, si EJ File ngayon. Siya ho ay isa ng businessman, malikot ang isip ni Sir EJ tungkol sa investment sa buhay at pinasok niya ang franchising business. Kung di ako nagkakamali, food cart franchise yun. Tsaka mga kuis, bestseller nilang Siopao na tinawag nilang Siopay. Bukod dyan, meron din siyang sariling basketball clinic. Kahit ganito ang PBA career niya, pero proud siya na na-draft sa Ginebra at nakasubok bilang kabarangay. Ang lahat ng issue sa kanya ay hindi na niya pinansin pati ang feedback ng mga tao. Kung anong buhay niya ngayon ay sumasalamin na sa basketball pa rin siya babalik kasi dun siya unang nahubog bilang atleta at bilang tao.
Naniniwala naman ako na may natatangi pa rin siyang potensyal. Siya din ang isa sa mga notable players ng PBA at ng Ginebra. Yan si EJ File. Okay mga kuys, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned dahil meron pa tayong konting shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Lycan Cortez, Raymond Gamboa, Junella Lagon, Todd Landini, Leonard Grig Marta, Joven Mangkaw, Vincent Wills, Kuya MSTV, Kindness Vlog, Ayumi's Kitchen, Henry Pablo Vlog at Kai, Ariel Antonio,